Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, yung pag-aaral natin ngayong gabi, ito yung al-awasim min kawasim al-fitan. Paano natin mapoproteksyonan, mapapangalagaan ang ating mga sarili sa mga fitna. At ang mga fitna, mga kapatid, ito ay madami. Sa Tagalog, yung fitna, ito ay maaaring yung pagsubok o pagsulit mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Matakot kayo ika sa pagsubok o sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa na yung parusa na ito ay special lamang sa mga tao at kayo ay madadamay. Kung pag-aaralan natin ang talata na ito, ang sabi ni Allah, matakot kayo sa parusa ni Allah na yung parusa na yan is special lamang sa mga tao at kayo ay madadamay. Paano nangyari yun? Meron ba tayong idea kung bakit mapaparusahan ng isang tao samantalang hindi naman siya ang gumawa nun? Nadamay lamang siya. Nadamay lamang siya. Ang dahilan, mga kapatid, kaya siya nadamay sapagkat nakita niya yung kasalanan at may kakayanan siya baguhin ito, tahimik lamang siya. Halimbawa, may mga kakilala tayo sa isang lugar na gumagawa ng zina, gumagawa ng pag-inom ng alak. Alam mo, at kaya mong pigilan yan, kaya mong magsumbong, pero tahimik ka lamang. Yung liwat, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga ganyang kasalanan, pagsusugal, yung riba, lahat ng yan ay mga fitna. Tapos tahimik lamang tayo, sakit lamang tayo. Darating yung parusa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah sa ibang talata sa banal na Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Hindi paparusahan ni Allah ang isang nasyon, ang isang lugar, ang isang bansa, at may mga tao dyan na muslih. Ibig sabihin, nag-aayos, nag-utos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Magkaiba yung salih at muslih, mga kapatid. Parehas nagmula sa root word na sulh. Doon sila nagsimula. Doon nagmula as-sulh, yung pag-aayos. Yung salih, yung matuwid na tao, yung mabuti, salih siya. Hada rajulun salih. Ito ay mabuting tao. At yung muslih, yung nag-aayos. Mabuti na siya at nag-aayos pa siya. Ibig sabihin, nag-utos ng mabuti at nagbawal ng masama. Lahat ng salih, mga kapatid, lahat ng mga mabubuting tao, gusto siya ng mga tao. Tandaan natin yan. Lahat ng mabubuting tao, magugustuhan ka ng mga tao kapag ikaw ay mabuti. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago dumating ang risala, bago dumating ang kautusan, o bago siyang maging isang propeta, lahat ng mga tao, minamahal siya. Tinagurian siyang al-amin, yung mapagkakatiwalaan, as-sadiq. Sa Makka, buong Makka, mahal na mahal siya. Kaya nga yung mga Arabo na pupunta ng Yemen, pupunta ng Sham, pupunta ng Sira, ng Jordan o ng Palestine, yung kanilang mga ari-arian, mga ginto, pilak, kanilang yaman, mga tupa, iniiwan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang buwan silang nasa Yemen, ilang buwan nasa Sham. Pagbalik nila, kung ano yung iniwan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun pa rin. Kaya nga mapagkakatiwalaan siya. Li ilafi Quraysh, 'di ba? Alam natin 'yon, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Alam natin yung sura na 'yon. At si Khadija radhiyallahu anha namang hasya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga katangian niya ay mapagkakatiwalaan siya. Sadiq, tapat siya. Kaya yung mga kalalakihan dito, kapag inshallah, amin ka, tapos magtatrabaho ka sa isang company, may mga kasama dyan o may-ari ng isang asyenda o anumang ano yan, kumpanya, tapos yung namumuno dyan, halimbawa, babae, baka mamangha sa'yo, Bro Abdelaziz. Hindi, kasi ano, mapagkakatiwalaan ka. Masyaallah, pag iwan ng 5 million, 10 million pesos o reals, ibinalik mo, tapos matalino pa sa business, kumita, parang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaaring mamangha sa iyong babae. Tandaan natin yung mga babae, hindi lahat gusto guwapo. Ha? Bro Yusuf, di ba? Tama ba, Bro Yusuf? Oh. Ito, ang iba sa kanila, yung gusto talaga, mapagkakatiwalaan, salih, mabuti. Yan yung hangad na iba, yung mapagmahal, malagin. Katulad ni Brother Yusuf, masyaallah, maraming ano yan, minamahal, mga kapatid sa Islam. Alhamdulillah. At mapagmahal talaga ang ating kapatid. Alhamdulillah. So, yan po, mga kapatid, ang salih. Lahat ng tao gusto siya. Pero kapag naging muslih na yung tao, nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama,
makakalaban mo na yung mga tao dyan. Ultimong kamag-anak mo magiging kalaban mo. Asawa mo makakalaban mo. Kapatid mo makakalaban mo. Bakit? Kasi nagbabawal ka ng masama. Si Propeta Muhammad SAW, pinagbawalan niya yung mga tao na huwag kayong sasamba, maliban na lamang kay Allah. Iwasan niyo yung pagsusugal, iwasan niyo yung zina, iwasan niyo yung panluloko, iwasan niyo yung pandaraya. Yung lalaki at babae, pantay na yan sa paningin ni Allah. Ang babae magmamana, ang babae galangin. Ayon ng mga Kristiyano yan, ng mga Hudyo, ng mga Mushrik sa panahon niya. Dahil yung babae noong araw ay alipin lamang, alila, yung babae. Utos-utusan. So nung dumating ang Islam, nagbago po. Nagkaroon ng karapatan ang mga kababaihan. Kaya kapag naging muslih ka, ibig sabihin nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama, aayawan ka na ng mga tao. At ang tao kapag naging tahimik siya sa paggawa ng kasalanan, sa pagbawal ng kasamaan, kapag naging tahimik siya dito, sakit siya, mga kapatid, matakot tayo sa parusa ni Allah. Darating at darating ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nangyari sa Indonesia, no, sa Indonesia dati, ang sabi ni Sheikh Al, ng isa sa mga scholar doon, yung nagkaroon ng tsunami, laganap doon yung alak, laganap yung zina. Tapos mga Muslim yung tao ron, tahimik sila. Ano nangyari? Yun. At kahit saan lugar mga kapatid, kapag wala nag-utos ng mabuti, nagbabawal ng masama, tandaan yung parusa ni Allah lagi nandyan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin dito kung paano tayo makaiwas sa mga pagsubok o sa mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang fitna, mga kapatid, tandaan natin, sa Quran, may mga talata na nabanggit dito na ang kaulugan ng fitna is pagsubok. Wafatannaka futuna. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam. Sinubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at si Musa alayhi salam, ay nakaligtas siya sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang fitna, marami pong uri ang fitna. Fitna to shahawat. Alam niyo shahawat? Wasyubuhat. Yung fitna ng shahwa, yung fitna ng shubuhat, fitna tul batan, marami uri yung fitna. Fitna tul mal, yung fitna ng kayamanan, fitna ng babae, fitna ng yung ating tiyan. Iba't ibang uri ang fitna. Lalo na sa panahon pang kasalukuyan. Ito yung cellphone natin, maaaring may pakinabang, maaaring maging haram. Di ba? Fitna ng mga anak. Alam niyo anak, fitna yan. Nabanggit sa Quran, innama amwalukum wa auladukum fitna. Ang ating mga kayamanan at ang ating mga anak ay pagsubok sa atin yan. Kapag pinagbuti natin, gamitin yung kayamanan sa mabuti, alhamdulillah may reward tayo kay Allah. Yung mga anak natin, pinalaki ng mabuti, makakakuha tayo ng reward kay Allah. At ang ating mga asawa rin. Ang ating mga asawa, ang mga kababaihan. Kasi generally yung hadith, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Matakot kayo ika sa mundo, generally lahat ng palamuti sa mundo matakot tayo at sa kababaihan. Sapagkat ang unang fitna sa angkan ni Israel ay ang mga kababaihan. Ang fitna ng babae mga kapatid ay delikado. Nakakatakot ang fitna ng babae. Noong araw nagtatalo-talo ang isang bansa dahil sa babae. Nagkaroon ng digmaan dahil saan? Dahil sa babae. Magkapatid nag-away dahil sa babae. Magkaibigan nag-away dahil sa babae. Ang isang grupo nasira dahil saan? Dahil sa babae. Naghiwalay mag-asawa dahil saan? Sa babae. Ibang fitna ng babae. Lalo na kapag umiyak yung babae. Kapag umiyak yung babae, naghagulgul sa iyak. Tapos yung judge, kapwa babae, syempre, susuportan niya yung babae. Kaya nga sa Islam, hindi maaaring maging pinuno at hindi maaaring maging judge yung babae. Kasi malambot yan. Kapag umiyak na yung babae, maaaring madala ka ng iyak, ang luha. Kaya nga yung mga magulang, kapag umiyak yung kanilang anak na babae, wala na. Suporta ka agad sa anak nilang babae yan. Wapakilis na yung magulang kung ano ba yung ginawa ng lalaki. Dito ka, hiwalay ka na sa anak namin. Nakihimasok na yung magulang. Hindi na papakinggan yung side ng lalaki. Kasi umiyak na yung anak nila eh. Na hindi natin, sasabihin pa, ngayon lang umiyak yung anak namin. Ilang taon sa amin yan, hindi umiyak. Then, dapat both side pag ano, pakinggan. Hindi mo alam yung dahilan. Diba? Kaya, iba yung fitna talaga ng babae, mga kapatid. Iba ang fitna ng babae. Dito sa amin, nung nag-aaral pa ako ng Sharia, bago ako mag-graduate, meron kaming OJT sa court. OJT sa court. Kasi kung paano maging judge. Taib. Ang isang judge, kapag
Dito kasi, mashallah, sa Saudi Arabia, yung mga court dito, yung mga mufti, iba-iba po yung level ng mga mufti. Meron sa bay'a. Yung bay'a, ibig sabihin, ito yung negosyo. No? At meron sa, tawag dito, sa jinayat. Yung jinayat, yung nakasakit ka, nakapatay ka, nakapadugo ka, nakapasaka ng tao, nanakit ka, iba yan. Nakabangga ka, iba yun. Iba yung kaso na yun. Sa buhay mag-asawa, iba rin yun. Sa faraid, kapag may namatay yung tao, tapos may mga naiwan siyang kayamanan, yung mana, iba rin yun. So, iba-iba po yung kisim, iba-iba yung mga department ng ano ng pagbibigay ng hatol. Sa Pilipinas, nakapag-aralan ng ilang buwan, lahat, mufti na. Gusto niya, tanyo sa akin. Di ba? Mufti na siya, lahat. Dalawang buwan lang, mga nag-aral sa Islamic Center, sorry for the word, ha? Pero marami yan. Ilang buwan na nag-aral, dahil na, mashallah, mufti na lahat ng kaalaman siya na mukti. Di ba? Ganyan. Pero dito, mga judge, iba-ibang level sila. So, dito yung kaso, yung sa buhay mag-asawa, ang isang judge, papakinggan niya ng maigi yung side ni babae at side ni lalaki, ganun. Hindi pwede isang side lang. Dapat ganun din tayo. At tayo, wala tayong karapatan makihimasok sa buhay may asawa. Ako, ikaw, wala. Maliban na lamang kung anak mo, kapatid mo, pwede. Pero kung kaibigan lang, kapatid sa Islam, wala tayong karapatan. Yung buhay mag-asawa, kailangan sa judge pupunta. Sa judge pupunta. Ha, sa judge pupunta. Ako, halimbawa mga kapatid, sa page ko, alhamdulillah, marami nagtatanong. Pero, ang karamihan dyan, humingi ng payo sa mag-asawa. Hindi ko sinasagot yan. At hindi ako nakikimasok. Ang sinasabi ko agad, kausapin mo yung tatay mo, yung tatay niya rin, mag-usap pamilya sa pamilya kasi yun ang kalagay sa Quran eh. Pabaasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. E yurida islaha yufiq ilaw bainahuma. Kapag nagkaroon ng problema, kailangan mayroon side ng lalaki at side ng babae. At bawat isa mayroong alim na nakapag-aral, magbibigay ng hatol sa kanilang dalawa. Hindi yung makikihimasok ka. Kasi hindi mo alam yung pangyayari. Diba? Marami naghihiwalay sa pakikihimasok ng mag-asawa. So iba talaga yung fitna ng babae. Kasi pag umiyak na, automatic. Kawawa yung sister, ganyan talaga. Inaapin ni brother, ganturo, ganyan. Ya, aki, hindi mo alam yung nangyayari. Wala kang alam. Diba? Kaya lahat tayo rito mga kapatid, payo lamang sa akin at sa inyo, kapag may nagsumbong sa inyo, huwag kaagad kayo makikihimasok. Maliban na lamang kapag kapatid mo, kamag-anak mo, anak mo, maaari kang makihimasok. O di kaya, kapag nagsumbong sa inyo, sister, bro, yung asawa mo na ganito, nagsubong sa akin, ganito, ganyan. Pero wag na wag mong ipapaalam, sabihin mo sa nagsubong sa'yo, wag mong sabihin na sinabi ko sa'yo. No, kasi kung sasabihin mo na ano, na sinabi, baka mag-away silang dalawa. Ipaalam mo lang na ano, na ganito, nagsubong sa akin, para magkaayos sila. Lahat natin, gusto ng kaayusan. Wasul hukir, sabi ni Allah. Ang pag-aayos ay mabuti. So iba talaga yung tukso mga kapatid ng babae. No? Iba yung tukso nila. So, maraming tukso, nabanggit natin, at maraming pagsubok. At ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin yung mga paano tayo makaka-protection sa tukso. Ang una, sa mga pagsubok, al-i'tisam billahi azza wa jal. Al-i'tisam billahi azza wa jal. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sino man ang protection na ni Allah, ang humingi ng tulong kay Allah, humingi ng tulong, humingi ng protection kay Allah subhanahu wa ta'ala, هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Siya ay gagabayan ni Allah sa matuwid na landas. Kaya kapag may problema ka kapatid, dire ka kay Allah. May kailangan ka, diretso ka kay Allah. May pagsubok sa buhay mo, diretso ka agad kay Allah. Hindi ka mangungumpisal, o hindi ka magsusumbong kanino man, o sa ano kung kanino man, magrereklamo, magbumukmuk ka, diretso ka kay Allah. Dua, taas ka ng kamay kapatid. Sapagkat yung nilalapitan mo, nakakarinig, nakakakita, alam ang kalagayan mo. Dumulog ka sa kanya, umiyak ka sa kanya at pangalagaan kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ito yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manalig kayo sa kanya, ika, sa kanya kayo manalig, sa inyong, sapagkat siya yung makapangyarihan sa Allah subhanahu wa ta'ala, may kakayanan sa inyo. Huwa mawlakum, siya yung nagkokontrol ng inyong, dito sa inyo, sa mundo. Yung nangalaga sa inyo dito sa mundong ito. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutulungan niya ang sino mang humingi ng tulong sa kanya at pinoproteksyon na niya yung nagbabalik loob sa kanya, yung humingi ng proteksyon sa kanya. Pangalawa, al-i'tisam bi kitabillah. Ang humingi ka ng proteksyon sa Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bilang Quran,
Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtu bihi kitabullah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ito ay naggagabay tungo sa matuwid na landas. So kapag problemado ka, malungkot ka, bumalik ka lamang sa Quran. Magbasa tayo ng Quran. Magbasa tayo ng Quran. Yan ang sinasabi sa banal na Quran. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-iwan ako sa inyo ng bagay kapag pinanghawakan niyo ito. Sa ibang hadith, Quran at Sunnah, hinding-hindi kayo maliligaw. Ano ito? Yung Quran at sa Sunnah. Mga kapatid, kapag ipon ka lang ng ipon ng kayamanan, trabaho ka lamang ng trabaho dito sa mundo, at hindi ka naman nagsasalas tamang oras, hindi ka nagbabasa ng Quran, hindi ka nagdidikir, huwag kang aasa na magiging masaya ka. Ang kayamanan, hindi nagpapasaya. Ang kayamanan, hindi nagpapasaya. Nagpapasaya. Ilan sa mga kilala natin, mga popular na tao, mga mayayaman na tao, nagbigti, nagpakamatay. Bakit? Kasi iba yung lungkot, mga kapatid. Iba yung lungkot. Ang lungkot, nakakamatay. Ha? Ano yung bro? Depress. Yung depressed. Stress. Nakakamatay. Isipin nyo. Nakangayayat. Isipin nyo yung, halimbawa, no, yung mga walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga walang pananalig, particular yung mga kababaihan, kapag naghiwalay yung magkasintahan pa lang, ha? Ano nangyari? Maganda yung babae. Pero dahil sa naghiwalay sila, ano nangyari? Kawawa. Nangingitim yung mata, namamatay. Yung iba, namamatay pa eh. Iba nagbibigti pa. Nangangayayat. Kaya, bro, Yusuf, ah, alagaan yung mga kababaihan. Yung mga kababaihan, lahat. Mahalin sila. Kasi, iba yung lungkot, mga kapatid. Ang lungkot, ito ay sila yung lungkot, mga kapatid. Yung kalungkutan, ito ay kabilang sa mga sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinapadala sa mga tao. Kapag nalungkot na yung mga tao, wala na. Talo na sila. Talo na. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Magsumikap ka sa bagay na mayroong pakinabang sa'yo. Bro, anong pakinabang na mayroon sa'yo, magsumikap ka. Halimbawa yan, mashallah, mahusay ka sa mechanic. Saan yan? Technician ka. Engineer ka. Mahusay ka sa anumang larangan. Ihris ala ma yanfa'uk. May pakinabang yan sa'yo sa mundo at sa kabilang buhay, particular sa kabilang buhay, magsumikap ka. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Pagkatapos mo magsumikap, ista'in billah. Humingi ka ng tulong kay Allah. Ang galing mo, ang husay mo, ang talino mo, hindi sa iyan. Huwag na huwag kang aasa sa galing mo, sa talino mo, huwag. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kahihingi ng tulong. Pagkatapos mong magsumikap, humingi ka ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod, la ta'ajaz. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kaya mo yan. May mga tao hindi pa nasisimula ng isang bagay. Mahirap yan po. Hindi pa. Negosyo, lalapit sa isang tao. Bro, mahirap yan bro. Huwag papasukan yan. Yung Burj Khalifa, alam yung Burj Khalifa sa Dubai? Subhanallah, napakinggan ko yung ano niyan, yung may-ari niyan. Isa sa mga ano niya, kung bakit nagtagumpay siya, dahil lang ano sa, ano siya, laging positive mag-isip. Think positive, ika nga. Sabi niya, hindi ako engineer, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako mayaman, mahirap lang ako, sabi niya. Nagpapasto lang ako ng tupa, pero ba't natayo ko ito? Kasi dahan-dahan, strategy sa pagtatrabaho sa business, yun lamang, kailangan magsikap. At wag na wag kang makikinig sa iba na hindi mo kaya yan, wag. Magsimula ka. At may mga tao, halimbawa, na sinabi sa'yo, bro, mayroon pa pangasawa yung sister. Huwag na, huwag kang umasa. Huwag kang lalapit sa ganun tao, bro, ha? Hindi, huwag ganun. Subukan mo. Kausapin mo yung tatay, kailangan sa tamang paraan. Mamanikan ka. Ha? Dumiretso ka kagad. Nasa tamang paraan. Mahirap magbasa ng Quran? Hindi, madali lamang. Mag-aral ng Arabic? Madali lamang. Humingi ka lang ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yan yung sabi niya, ihris ala ma yanfa'uk. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsumikap, ika, sa bagay na may pakinabang, at humingi ng tulong kay Allah, huwag mawala ng pag-asa. Tayyib? So, yan mga kapatid, yung pangalawang bagay na dapat nating panghawakan, al-i'tisam billah, bikitabillah. Yung humingi tayo ng protection kay Allah sa pamamagitan ng Quran. Mga kapatid, alam nyo ba, kabilang sa mga senyales ng araw ng paghuhukom, subhanallah, nakakatakot yung hadith na ito. Isa sa mga hudyat
o senyales ng araw ng paghuhukom, yung laya man, hindi siya magiging kampante sa kanyang jalis. Laya man bijalisi. Kapag hindi ka naging kampante o hindi ka nagtiwala sa iyong kapatid, tandaan na yan ang araw ng paghukom. Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghukom yan, yung nakahiga, mas mainam siya kaysa sa nakatayo. Ano yung mas mainam kung titingin natin? Yung nakatayo o yung nakaano? Yung nakahiga. Nakatayo. Kasi nakikita niya. Masyadong nakikita. Masyadong. Tumatingin talaga si Akman. Ano yung mas mainam? Yung mabilis maglakad o yung naglalakad? Mas maglakad. Yung nakasakay o yung naglalakad? Pero darating yung panahon, yung naglalakad, mas mainam kaysa nakasakay. Dahil sa tindi ng fitna, mga kapatid, magiging baliktad yung pangyayari. Yung manatili ka sa bahay mo, yan ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang makaiwas sa fitna, manatili ka sa bahay mo. Manatili sa ating mga tahanan. Yan yung pangalawa, mga kapatid, yung paghingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang libro. Pangatlo, al-i'tisam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in 'abadun habashi. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah. Hahabilin ko kayo na magkaroon kayo ng takot kay Allah. Wa sam'i wa ta'a. At makinig at sumunod saan? Sa amir, sa pinuno, kahit pa siya ay habashi, isang alipin na maitim. Alipin na maitim. Noong araw, mga kapatid, bihira lamang maging pinuno ang maitim na tao at isa pang alipin. Pero kapag darating ang pagkakataon na yung magiging pinuno ng isang bansa, isang Habashi, taga Etopia, yung maitim siya, Etopia, at alipin pa siya, siya yung pinuno natin, siya yung leader natin, wajib sa ating makinig at wajib na sumunod sa kanya dahil sa tindi ng fitna. At ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Darating yung panahon, ito na nangyayari ito. Darating yung panahon, makikita niya yung maraming pagtatalo-talo. Nagkatalo-talo ba yung mga ulama ngayon? Nagkatalo-talo. Nangyayari na. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1,400 years ang lumipas, magkakaroon ng ikhtilaf, pagkatalo-talo. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, at iwasan ninyo yung mga baguhang aral sa Islam. Fa innaha dalala, sapagkat ito ay kaligawan. Wa man adraka dhalik minkum fa alayhi bi sunnati. Kapag nakita niyo yung mga talong katalo-talo na hindi na nagkakasundo, balikan niyo ika ang aking sunna at ang sunna ng aking mga khulafa ar-rashidun, yung apat na khalifa. Sino yung apat na khalifa, bro? Adel? Apat na khalifa. Yun yung apat na imam yun. Apat na khalifa. Umar. Una yung una, si Abu Bakr Siddiq. Sunod? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Pang-apat, bro Yusuf? Khalifa, hindi asawa. Pang-apat na. Ali bin Abi Talib. Taib. Say. So, yun mga kapatid. Panghawakan natin yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, protection kay Allah, paghingi ng tulong kay Allah. Protection kay Allah. Pangalawa, sa pamagitan ng kanyang libro. Pangatlo, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, para hindi tayo maligaw, luzumul jama'a. Yung lagi tayong nasa jama'atul muslimin. Kaya, ibig sabihin ng jama'a, yung grupo. Mga kapatid, yung grupo. Ang sabi ni Propeta, ang sabi ni Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Panghawakan ninyo kayong lahat, lahat ng Muslim, ang lubid ni Allah. Wala tafarraqu, at huwag kayong maghihiwalay-hiwalay. Huwag tayong maghihiwalay-hiwalay sa bawat isa. Kapag meron ng grupo-grupo, tandayan na babagsak tayo. Hiwalay-hiwalay na. Wala na. Huwag tayong maghiwalay-hiwalay, mga kapatid. Yan yung kanina yung pinag-usapan natin yung fraternity. Tandayan na paghiwalay-hiwalay. Quran at Sunna lang tayo. Quran at Sunna. Ito yung nakalagay sa banal na Quran. Subhanallah, tingnan niyo yung talata na ito, ilang taon na yung sinabi ni Allah. Patunay rin ito na may mga grupo na darating. May mga grupo na darating na hindi dapat natin samahan. Doon lang tayo sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum at-talata." Tunay na kinaiibigan, kinalulugdan ni Allah sa inyo ang tatlo. Fayardalakum, kinalulugdan sa inyo ni Allah na sambay siya nag-iisa at huwag magtatambal sa kanya.
at panghawakan ang kanyang lubid. Wala tafarraqo. At huwag kayong maghihiwalay-hiwalay. Ito yung ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakrahulakum. Qil wa qal. Yung sabi-sabi lamang. Ganito ganyan. Yung walang katiyakan. Sabi ganito ganyan. Kailangan kapag magsalta ka, mayroong katibayan. Huwag ka mag-chismis. Huwag makinig sa ganito ganyan. Sabi ganito ganyan. Huwag. Kailangan meron tayong katibayan. Yung mga kwento na walang katotohanan, huwag tayong magganyan-ganyan. Yung mga masyala malikhain sa paggawa ng kwento, nakakaantig ng puso, maganda. Huwag tayong magpapaniwala sa mga ganung bagay. Kailangan yung kwento na yan, nasa Quran ba, nasa Sunna? O kaya, nangyari ba talaga yan? May katibayan tayo. Ito yung ayaw sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kathratu sual, yung pagtatanong na marami. Yung pagtatanong na marami na walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan, no? Halimbawa, ang tanong na ito, yung salatul dhuhr, bakit apat na raka? Yung salatul fajr, bakit dalawa? Mga ganyang katanungan. Bakit bawal sa atin yung mga ganito ganyan? Wag, kung ano yung ipinag-utos sa atin, pinagbawal, suko tayo. Kaya nga Muslim. No? Kaya nga Muslim, suko tayo. Wa ida'atul mal, ida'atul mal, yung pagsasayang ng pera. Pagsasayang ng pera. Yung pagsusugal. Sabong. May nagsasabong ba rito? Online. Dati. Pagsisigarilyo. Nag-haraj lang kami. Alak. Nag-haraj lang. Ha? Nag-haraj lang. Masya si engineer. Haraj. Dumaday pa na yan. Dumaday pa na riyad. Dahil pagkasayang ng kaimanan, haram, ha, kapatid. Kaya kung bibili ka, eto, yung mga bilang-bilang mga ano, yung branded na damit, dahil mga kapatid, pagkakaiba niyan, huwag kang mahilig sa branded na ano, sapat na yung normal lamang. Mantakin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung propeta, hindi siya kilala ng mga tao kapag siya ay propeta, yung mga hindi nakakilala sa kanya, hindi siya nakikilala. Saan dyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya yung propeta niyo. Si Umar ibn al-Khattab, di siya nakikilala, siya yung Amirul Mu'minin. Dahil sa kanilang damit, sa kanilang tawado. Kaya yung pagsasayang, ano yung mga bag na mamahalin? Louis Vuitton ba yun? Ha? LV. Chanel? Ay, wala. Tapos may mga sapatos na $7,000, $7,000. Wala mga kapatid. Rabis ka. Walaikum salam. Nahuli ka. Ha? Pero sa harad, walang problema. Walang problema. Hindi. Bro, mga kapatid, walang problema. Makinig ha? Walang problema. Bumili ka ng mga branded kung kaya mo. Kung kaya mo. Kung afford mo. Pero mauungutang ka pa. Bro, pera ng ano bro. Pwedeng pautang ako ng ano. Kasi may bagong Jordan eh. May bagong sapatos si LeBron. Kaya pwede pautang. Ha? Gigs. Huwag mga ganun, kapatid. No? Problema yun. Musiba. Iwan natin yung mga important. Ha? Unahin yung importante. Okay, importante. Bila mo yung asawa mo ng ano na lang na... Pero Yusuf. Kaya yung ida'atul mal, ito yung ayaw sa atin ng subhanahu wa ta'ala. So yung pang-apat mga kapatid, yung sabi sa hadith, inna Allah yarda lakum at-talata wa yakrahu lakum at-talata minha an ta'tasimu bihablillahi jami'an. So yung magsama-sama tayo mga kapatid. At yung pagsama-sama, tandaya, kabilang yan sa dahilan upang lumakas ang iman mo. Isipin mo, kapag, ito nga si Brother Yusuf, pinakaraan, sabi sa amin dito, wow, pag andito ako, mashallah, sumasaya ako. Totoo ba yung Brother Yusuf? Mashallah. Kasi nakaraan, parang naglaylo si Brother Yusuf sa atin eh. Hindi naman ba? Tapos yung pumunta sa atin dito, nakaramdam siya ng saya. Ano yan? Masaya siya. Masaya talaga, Brother Yusuf, kung marami. Kung marami kang kasama. No? Marami kang kaibigan, nagpapayuan kayo, nagpapalahanan kayo. Diba? Kasama na yun. Tayyip. I mean, last kaso lang. Yung panglima, mga kapatid, upang tayo maproteksyonan sa fitna, mapangalagaan ng Subhanahu wa Ta'ala, ta'atu wulatil amr bil ma'ruf wa adamil khuruj alayhim. Yung pagsunod sa mga wulatil umur. Wulatil amr. Yung mga pinuno. Yung pagsunod sa mga pinuno, mga kapatid, wajib yan at hindi dapat tayo lumabas sa kanila. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Quran, Ya ayuhaladina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Sumunod kayo ika kay Allah at sa kanyang sugo at sa mga taong pinuno. Yung mga pinuno natin. At bawal lumabas sa kanila. Yung gagawa ka ng grupo, revolusyon, himagsikan, bawal yun mga kapatid sa Islam.
Maliban na lamang kapag inutusan niya kayong gumawa ng haram. Halimbawa, kasi noong araw may hari na matagal na panahon, pinahintulutan niyang pakasalan yung kapwa kapatid. Pwede niya maging asawa at ayaw ng mga tao yun. Isa ito sa mga riwaya na kisa Ashabul Ukhdud. Kasi nabuntis niya yung kanyang kapatid. Isa sa mga kwento, pero maraming kasing kwento yun eh. Pero isa sa mga kwento niya yung Ashabul Ukhdud, yung Suratul Buruj, alam natin yun, di ba? Yung naghukay sila ng malalim, tapos may mga apoy, may mga panggatong dyan, tapos pinaapoyan. Lahat ng hindi maniwala sa hari na Diyos, tatapon doon. Pero mahabang kwento yun. At yun, nag-uto siya na pwede yung patay. Yung sino mang gusto nyo. Pwede kayong kumalaban, gumawa ng isang grupo. Kapag nag-utos na. Pero kung malaya tayo, nakapagsala sa kalsada, nakapagsala na lang beses isang araw, bawal lumabas sa pinuno. Ito mga kapatid ha, sa atin, si Robin Padilla. Robin Padilla, pag-usapan natin sandali yung ating senador. Dati, kapatid lamang natin siya sa Islam. Isang artista. Alam natin yan. Ngayon, ano na siya ngayon? Senador. Mga kapatid, hindi lamang natin siya basta-basta kapatid ng ngayon. Mambabatas na rin siya. At meron siyang katungkulan sa Islam at sa atin din. Kasi mambabatas na siya. Ang pagbibigay ng payo at paalala sa kanya, hindi na kailangan sa madla, sa Facebook, ganito, ganyan. Kailangan dumirect tayo sa kanya para payuhan siya. Kasi ano siya, ahlul ikhtisas. Kasama na siya sa mga mambabatas at meron siyang posisyon na sa ating bansa. Alam niyo yun? At yung isipin nyo, yung kapatid natin, hindi nakapagtapos ng pag-aral, normal lamang na tao, pero naging senador, naging number one pa na senador. Kasi yan ang gusto sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ganyan ang buhay. Si Duterte nga, naalala niyo yung lagi niya sinasabi sa atin, yung video siguro dumaan sa atin lahat ito, ito, first honor namin ito, yung mga sekretary. Ito, first honor, matalino yan, top one yan. Lahat, tinuro niya. Pero mga tauhan ko lamang ngayon. Diba, sir? Hindi, ganyan yung buhay mga kapatid. Ganyan yung buhay. So, ang pagsunod, kasi ito yung topic natin, kailangan sumunod tayo sa walatul umur. Amar. Yung mga pinuno, yung mga amir, dapat tayong sumunod sa kanila at bawal tayong lumabas sa kanila. Taib, addu ilayhim haqqahum. Wasalullaha haqqahum. Ibigay ninyo ika ang kanilang karapatan. Ano yung karapatan ng ating mga pinuno? Makinig at sumunod sa kanila. Makinig at sumunod sa kanila. Hanggat hindi sila nag-uutos ng labag sa Islam, wajib tayong sumunod sa Islam. Ito ay mahabang topic, pero ito, yun lamang ang summaries niya. Yung pang-anim, ta'zim hurumatillah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتْعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا. At ang sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa malakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada wa fi baladikum hada. Ang sabi ni Allah, sino man ika ang pumatay ng isang sumasampalataya na sinadya niya, patayin mo ang isang Muslim na sinadya mo. Sadyain, patayin ng isang Muslim, lasunin, saksakin, basta yung niyat niya patayin talaga. Jazauhu jahannam, ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay, impyernong apoy. Khalidan fiya, habang buhay mananiraan siya roon. At si Allah ay nagalit sa kanya at sinumpa rin siya at ipinaghanda sa kanya ang matinding parusa. Saan? Sa kabilang buhay. Yan yung sapagkat ang dugo ng Muslim ay sagrado. Ang dangal ng Muslim ay sagrado. Ito yung pang-anim. Yung lahat ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan bigyan mo ng ano yan. Kumbaga, yung hurumatil muslimin, ito yung ano, yung dangal ng isang Muslim, dapat natin itong pangalagaan. Huwag sisiraan ng puri, yung panlilibak, pandaraya, pang-aapi, bawal yan sa Islam. Ang unang-una na rito yung pagpatay. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalukum haramun alaykum, ang inyong mga dugo at inyong kayamanan haram sa bawat isa. Kaya wag nating ano yan, yung kukuha ng karapatan sa bawat isa, nanakawin, manakit, na bawal po yan. Tayib. Kaya sa basketball, Bro Yusuf, raksang Bro Yusuf ha. Kasi minsan yung mga talo ni Brother Yusuf eh. De, joke lang yan. Sa basketball, okay lang yung mga ganyan kapag may ano, kasi physical naman talaga yan. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka maglaro ng basketball. Yun lamang yan. Tayib. At yung pangpito, para tayong pangalagaan sa fitna, ar-ruju' ila ahlil ilm.
kapag may problema, may mga nagdududa tayo, pagkatalo, arujua ila ahli al-ilm, babalik tayo sa mga scholars, sa mga pantas. Halimbawa, nag-away, nagtalo-talo sila, bro, ang hukom yan, haram. Hindi, makro yan, bro. Tapos ito, hindi, halal yan, bro. Hindi, haram. Sunna yan, bro. Hindi, wajib yan. Nagkatalo-talo, hindi alam. Ano ba yung paghukom ng pag-aasawa ng higit sa isa? Sunna. Hindi, wajib, bro. Ha? Nagkatalo-talo. Halimbawa lang. Hindi alam yung hukom. Ano ba yung hukom ng isang bagay na yan? Nagtalo-talo yung ulama. So kapag nagtalo-talo kayo, bumalik kayo sa ahlul ilm. Sa mga pantas, sa mga may kaalaman. Alam nyo, ang halimbawa na ito mga kapatid, sa akika, alam nyo akika? Ito ay laging nangyayari. Yung iba nagbibidyo-bidyo pa. Ang ginagawa ng iba, gugupit dito, gupit dito, gupit dito. Mali yun. Ang sunna, ha? Halk. Lahat. Kalbuhin mo. Ayun. Pag hindi mo kaya kalbuhin, huwag mo naguntingin. Mapis pa ito yung dito, dito, dito. Wala, walang ganun. Pagbabae siya. Pagbabae, ang babae, ang sabi ng mga ulama, katulad ni Sheikh bin Baz ibn Uthaymin, rahimahullah, kasi may hadith na pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gupitan yung babae. So, sabi ng iba, shamil yung hadith na yan, am, na kahit yung bagong panganak is hindi na kakalbuin. So, yung mga anak ng babae, kasi tatlo yung anak ng babae, eto, si Usain na rin, hindi na kinalbo yan. Sinunod ko yung hadith na yun. Pero may mga ulama naman nagsabi, kapag babae, sunna rin nakalbuhin. No, yung ahitin yung buhok kapag babae. Babae lalaki. Pero yung ibang ulama, kapag babae, yung iba, so may dalawang opinion yan. Dalawang pananaw nila. Bawat isa may katibayan. Kasi yung isang hadith, general yan, babae lalaki, sunna na, kalbuhin. Ang iba naman, hindi, khas, special lamang sa mga lalaki. Ang babae, hindi na kailangan kalbuhin. Maliwanag? So yung ako, may tatlong anak akong babae, hindi ko pinakalbo sila. Yung mga lalaki lang. So, mali yun mga kapatid. Yung gupit dito. Naglalaro ang mga bata. Walang ganun. Kung hindi mo kayang ahitin, haya mo na. Hindi mo rin kasi nakuha yung sunag. Dito. Wala mga kapatid, marami yan. Video pa. Yung iba, nagkataka ako, nakapag-aral pa. Video pa. Oh, gupit natin dito. Ganyan. Pero mashallah si may nakita akong video ni yung balik Islam na incheck si Hussein din. Pala niya sa Malaysia, basta yung balik Islam na si Hussein, graduate ng Madina. Napupunta rin ng Pilipinas. Mashallah siya, ahit talaga video ng akika. Ayun tama. Kung hindi mo kayang kalbuhin yung bata, huwag mo nang gupit dito. Meron dito. Dito. Hindi mo rin ako yung sunna. Walang sunna. Maliwanag mga kapatid? So ibahagi niyo sa iba yan, ha. Pero kung kas lang, pagbabawasan lang. Wala nga eh, hindi niya nakuha yung sunna eh. Kasi yung sunna, halk. Ahit yung sunna. So kapag takot ka, mahirap mag-ahit din talaga eh. Hindi, depende sa tao. Depende sa tao yan. Kaya mo yan, takot lang tayo. Takot lang tayo. Kaya madali lang yun, takot lang tayo. Takot lang, yun lang yung sagot. Takot lang, nangangamba lang tayo para sa bata. Pero madali. Ang problema lang, takot tayo bilang mga magulang. Pero madali lang. Ha? Madali lang. Pwede kaya yung razor na yan? Zero yung razor. Oh, kung zero talaga yung razor. Oh, zero razor. Razor yung zero razor. Hindi, yung zero razor, inshallah, okay lang din yan. Bid nila. Kahit sa Hajj, inshallah, ano rin yan, yung razor. Yung ibang ulama, sinasabi nila, pwede rin yan. Pero mga kapatid, kasi pampito rito para maproteksyonan tayo sa fitna. Yan, balwa yun eh. Problema yun ng mga tao ngayon eh. Dahil sa nakita nila sa mga video, yung mga nakapag-aral pa yung iba. Hindi, totoo. Nagtaka ako yung iba nag-graduate pa ng mga university. Gupit dito sa akika. Which is mali yun. Ano yung sunna? Sa hadith? Halk. Kung hindi mo kaya, iwan mo. Wala problema. Kasi hindi ka rin magkakasala kung iwan mo eh. Pwede naman mag-hire ng barbero. Pwede mag-hire ng barbero. Pwede nyo lang ako i-hire. Mabigat ako. Dito to mga kapatid. Kaya sabi dito, ar-ruju' ilal ilm. Mga kapatid, yung pagbibigay ng fatwa nakakatakot talaga. Kasi maaari kang makaligaw. Maliligaw yung mga tao. Tapos panghahawakan na ng tao yan hanggang kabilang, hanggang nabuhay siya sa mundo. Hanggang sa nabuhay siya sa mundo. Tapos mayroon pang fatwa dati, nakalimutan ko.
talamak to, particular sa Riyadh. Sabi sa Riyadh, ito yung practice nila sa Riyadh, ha. Ito yung practice sa Riyadh. Yung babaeng balik Islam, ang sabi ng lalaki ito, kahit sino pwede niya maging wali. Kahit sino, pwede maging wali. Kasi hindi mo si minanay, hindi mo si tatay, walang wali, kahit sino pwede maging wali. Ang magiging wali niya kapag gusto niya mag-asawa, yung hakim, o yung manyaku makamaho. Yung pinuno sa isang lugar, o yung government, o yung judge, o yung isang organization na kilala. O yung taong kilala, mu'tamad siya, kilala yung taong na yan, nagkakasal siya, may authorization siya, magkasal. Halimbawa sa OMA, may mga tao na binigyan ng Pilipino, authorization magkasal. Solemnize siya. May mga license. Baka, yun sila, pwede silang maging wali kasi may paintulot mula sa gobyerno. Pero kahit sino lang, hindi, maling fato yun. Kasi naka-voice record pa yun dati, naalala ko, naka-voice record pa. Pinarinig sa akin, tama ba yun? Mali. Tapos si Sheikh Nuh Al-Qurayn din, yung sa yung dating mudir ng Batha, Islamic Center sa Batha, sinabi yun sa akin yun, maraming ganyan. Kahit sino pwede maging wali. Mali mga kapatid. Hindi yung gano'n, huwag kayong, mga maling fatwa yan. Hindi pwedeng maging kahit sino yung basta maging wali na lamang. Hindi ganyan yung utos ng Islam. Kasi kung ganyan utos ng Islam, kawawa yung babae. Kawawa yung babae. Kaya kung mayroong problema, bumalik sa mga kaalama, may mga kaalaman. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong ika sa mga may kaalaman kapag hindi nyo alam ang isang bagay. Ako kapag hindi ako marunong gumawa ng, hindi ako marunong magluto ng chula itom, tatanungin ko si engineer. Inshallah. Engineer, paano magluto ng chula itom, di ba? May tanggal tayo rito. Next week? Sati pa daw eh. Generally yan. Lahat. Kapag hindi mo alam isang bagay, magtanong ka. Sapagkat ang pagtatanong ay susi ng kaalaman. Particular sa usaping relihiyon. Pangwalo, an-nazar fil awaqib. Ang matalinong tao, lagi niyan tinitignan yung kahihinatnan ng isang bagay. Bago mo gawin yung bagay na yan, hindi ka walang tiyak, walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Kailangan tignan mo kung ano yung maging kahihinatnan ng isang bagay na yan. Bago ka magsalita, bago ako gumawa ng isang hakbang, isang kilos, pag-isipan ng maigi kung mabuti ba yan o mali. Para tayo ay makaiwas sa fitna. Halimbawa, pagsali sa election. Ito, election ngayon. May mga tao na nakapag-aral, sumali sa election, naligaw na landas. Wallahi ladim, naligaw na landas. Sabi, yung niyat nila, yung lahat ng niyat nila, para baguhin, para maging matuwid, makatulong sa mga Muslim. Pero sila yung nahatak ng sistema. Iba kasi yung fitna mga kapatid eh. Iba yung fitna. Iba yung pagsubok. Iba yung tukso. Iba yung tukso mga kapatid. Kaya bago ka gumawa ng isang bagay, tignan mo maigi. Pag-isipan mo maigi. Magtanong saan? Tinalaki natin kanina sa mga nakakalam. Humingi ng payo sa kanila. Kaya kung mag-aasawa ka ng pangalawa, humingi ka ng payo. Bro, Yusuf, no? Hindi, totoo. Magtanong. Yung babae, gusto mong pakasalan, Bro Isa, Bro Abdulaziz, magtanong kayo, kamusta yung ugali niya? Ang background niya. May kayo ng advice. Kasi ad-dino, nasiha, ang reliyong Islam ay pagpapayuhan. Di ba? Gusto mong pag-aralin yung anak mo. Saan ba, Ustad, maganda pag-aralin yung anak ko? Sa ganitong paaralan. Nangangamba kasi ako, nagdalawang isip ako eh. Magtanong ka. Walang problema sa ganung bagay. Kaya ang para makaiwas sa fitna, ito, lagi mong titignan yung kahihinatnan. At yung pangsyam, ito na yung panghuli. Ay hindi, pangbago yung panglas. Al-hadar min fitnatil mal. Ito, subhanallah. Special na ano to, fitna. Yung mag-ingat sa fitna ng mal. Ano yung mal? Kayamanan. Lahat ng uri ng kayamanan. Salapi, barakalafik, brisop, pera, ginto, iba kasi yung fitna mga kapatid. Iba yung fitna. Alam niyo yung mga tao na magkakaibigan, kaibigan talaga, grupo, mashallah, ilang taon magkaibigan? 20 years, 30 years magkaibigan, best friend. Ito. Pero nung pinasok yung negosyo, patay na, kumikita na yung negosyo, nagsimula na magtalo. Ganto ganyan. Hindi, ganto sa akin, bakit sa akin 40% lang? Dapat, pares tayo. Hindi, ako nakaisip niyan eh. Hindi, dahil sa, ako yung, ikaw nakaisip, pero sa akin yung puhunan. Akin yung puhunan. Di ba? Eh wala mga kapatid, iba yung fitna ng kayamanan. Kaya nakakatakot ang tukso ng kayamanan.
Isipin niyo yung fitna ng kayamanan, mga kapatid, ha? Kahit yung fitna ng pera. Yung iba wala nang pakialam, wala nang pakialam kung haram o halal yung kinikita niya. Hindi na magtatanong. Hindi na magtatanong. Ganyan yung fitna ng kayamanan. Ang iba binibenta pa yung pagkatao, binibenta pa yung dangal dahil sa kayamanan. Binibenta yung kapatid mismo. Ituturo yung kapatid. Dahil saan? Sa pera. Magpapatayan, magkapatid, dahil sa malaking lupain. Ito yung fitna. Magkano yung saldo barangay chairman? Ha? Ito 18K. Pero bakit nagpapatayan magkapatid? Mag-asawa, naghihiwalay. Magkakamag-anak, best friend. Fitna. Fitna to reasa. Yung fitna ng posisyon sa buhay, fitna ng syuhra, yung kasikatan, yung fitna ng kayamanan, iba. Kaya ito yung mga tinalakay natin, mga kapatid, dapat lagi natin itong alalahanin para makaiwas tayo saan? Sa fitna. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli umma fitna. Sa bawat nasyon ay mayroong kanya-kanilang fitna. Yung mga naunang tao, nauna sa atin, 1,000 years ago, may mga fitna sa kanila. Yung fitna ng babae, fitna ng magaling mag-ukit, kasi noong araw marami mahusay mag-ukit eh. Diba sa Madain Saleh, dito sa may, Tarikyanbor ba yun? Yung Madain Saleh. Sa babanda yan? Tabuk. Tabuk, papuntang Tabuk. Kahit sa Egypt, mashallah, yung mga engineer, mga galing, noong araw, mahusay. Tanahito na minal jibal, yung bundok mismo, inaano nila, nag-ukit sila ron. Sa bundok, pinapalambot nila, ang gagaling noong araw ng mga tao. Iba-iba yung fitna ng mga tao noong araw. May fitna naman sa babae, yung Bani Israel, adik sa fitna. Fitna sa panggagayuma, sa salamangka. At yung fitna ng tao sa panahon natin ngayon, kayamanan. Lalaki, babae, nafifitna saan? Sa kayamanan. Yung fitna sa mga kalalakihan, espesyal lamang sa babae, is? Hindi. Pag sa lalaki lang. Babae. Pero pag kalahatan, yung lagi nang ibabaw is? Kayamanan. Pera. Mag-asawa nga, nag-iwalay dahil sa kayamanan. Diba? Ito yung sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya rin dito, فَوَاللَّهِ لَا أَخْشَى الْفَقَرُ. Ang sabi niya, فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Hindi ako natatakot sa na maging mahirap kayo. Maging mahirap ako, ikaw, lahat tayo. Hindi takot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mahirap tayo. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Natatakot ako na magpaligsahan kayo sa mundo. Yan, sa pera. Paligsahan sa pera, magunahan sa mundo. Dito natakot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya napahawak yung mga tao nung natukso sa mundo. At yung tukso ng mundo marami, yung maging sikat ka. Maraming ganyan tao, mga kapatid, nagpapaunahan sa paramihan ng followers, ha? Viewers. Maraming ganyan. Pasikatan, maging tanyag, yumaman, maraming pera, pasikatan. Lahat ng yan ay walang saysay. Diyan, kapag nakuha na ng sistema yung tao na yan, siya ay mapapahamak na dito sa mundo. Katulad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpaligsahan yung mga tao na una sa atin sa mundo at napahamak sila. Ang pangsampo, mga kapatid, ito na yung sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pangsampo para maproteksyon natin ang ating sarili sa fitna, i'tizal fitna. Iwan mo yung fitna mismo. Ikaw mismo yung umiwas. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Hurairah sa takunu fitan. Ito. Magkakaroon ng mga fitan. Hindi fitna, fitan. Pag sinabing fitan, marami. Plural. Magkakaroon ng mga fitna sa hinaharap. 1,400 years ago ang lumipas, pero nangyayari na ito. Yung pagdami ng kababaihan, pagrami ng pagpatay, yung hindi dapat maaaring pagkatiwalaan, mapagkakatiwalaan na, yung pagbilis ng panahon. Subhanallah, ako, nagulat ako, ilang taon na ako dito sa Saburayda, 10 years na pala ako dito. Allahu Akbar. Kung 10 years na ako dito, Bro Yusuf, ilang taon na Bro Yusuf? Ito, nauna pa sa akin. Si Haris, yung mga nauna pa sa akin dito. Ito, si Ahmad. Ha? Bago lang. Bago ka lang ba rito? Si Ali, brother. And then, si ano, ito, si Abdulaziz pala. Aziz, pati si Isa, yan yung mga matagal na rito. Si Lukman.
Ito, ito si Makoy, masyadong ito. Hindi, 2004, tatlo ko pala ito. 2020 ako dito. Ah, 2020, masyadong. Si Binakbar. Binakbar, yan, talaga matagal. Nandito na eh, hindi pa ako Muslim, nandito na yan eh. Legend. hindi pa ako Muslim, nandito na sa Saudi yan eh, si, ano? Akbar. Diba, ang bilis ng panahon, diba? Ang bilis ng panahon. Kabilang yan sa mga tanda ng araw ng paghukom. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang taon, parang isang buwan lamang. At yung isang buwan, parang isang linggo. Ah, bro? Parang ka-third lang kahapon eh. Dito na naman tayo ngayon. Kaya nga, no? Subhanallah. Makoy, palagi na bulat, palagi araw-araw yan eh. Bernis na naman. Kaya mga kapatid, lagi tayo magbago ng takot kay Allah. At tandaan nyo ito, para sa akin sarili at sa inyo. Ang pagpunta nyo rito, yung pag-aaral nyo rito, yung pag-upo nyo rito, lahat kayo may pakinabang. Iwala. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan natin yung hadith, tuwing araw-araw, may mga anghel na hinahanap yung mga tao nagtitipon-tipon para kay Allah. Inaalala si Allah. Araw-araw yan. Tapos kapag may makitang anghel, tatawagin nyo yung kapwa anghel niya. Halumma ilay na. Punta kayo rito. Yung mga hinahanap ninyo, nandito na, tagpuan ko na sila. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summarize natin, maghihiwalay-hiwalay yung mga tao na yan na pinatawad ni Allah ang kanilang makasalanan. At ang sabi, Ya Rasulullah, paano yung isang tao na umupo lamang dyan kasi may inantay siya, yung hinahanap niya nandun. Kapag inantay niya lamang, napaupo lamang siya. Okay, maningin lamang. So may utang siya na inantay nandun lamang, pinuntahan niya. Ang sabi ni Propeta Muhammad salam, walang aalis dyan maliban na lamang na nakakuha ng gantimpala. Kaya yung mga umuupo rito, yung niyat para mag-basketball, ha? Brother Lukman, makaready na ba? Wala pa naman. Hindi, totoo. Pwede lang sapatos. Ay, sapatos. Hindi, totoo. Kahit yung niyat mo mag-basketball, tapos umuupo ka rito, upo muna tayo dyan. Ha? Kasi dyan yung mga players eh. Hindi tayo makapaglaro. Kasi yung mga nag-aaral, walang players. Yung mga players, nag-aaral. So, aral na rin tayo. Wala sa niyat mo, baka ako ka nagtimpala. Yan yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, mga kapatid, lahat kayo rito, inshallah, may reward pa rin kayo na mapapala. At ito yung huling hadith, banggitin natin sa takunu fitan. Magkakaroon ng mga fitna sa araw ng paghukom. Al-qa'id fiha khayru min al-qa'im. Yung taong nakaupo, mas mainam sa nakatayo kaysa sa nakatayo. Wal-qa'im khayru min al-mashi. Yung taong nakatayo, mas mainam sa naglalakad. Ano yung mas mainam? Yung nakatayo lang o yung naglalakad? Naglalakad, di ba? Kasi yung nakatayo ka lang eh. So, darating yung panahon, yung tao nakatayo lamang, mas mainam siya kaysa saan naglalakad. Dahil saan? Sa tindi ng fitna. Well, mashi, at yung tao naglalakad, khayrun minal sa'i, yung naglalakad ng mabilis. At sino man yung mapangalagaan niya ang kanyang sarili, mapangalagaan niya, mapaproteksyon na niya ang kanyang sarili. Ito, faman wajada malja, maljaan, sino man yung makakuha ng isang lagwar para makaiwas sa fitna, pumunta siya ron, magtago siya sa fitna. O di kaya humingi siya ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga fitna na mangyayari. So ang galit na lamang, wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. May tanong ba mga kapatid? Ano bro Abdulaziz? Ika 7 days. Akika 7 days. Paglalaki 7 days. Hindi lang pati babae. Ang sunna 7 days. Akika doon bibigyan ng pangalan. Pero tayo mga Muslim, mashallah, yung de, mga Pilipino, isang buwan pa lang, okay, bago magkaanak may pangalan nang ready, 'di ba? De, pero walang problema ron. Ang sunna bigyan ng pangalan sa ika 7 days. At akikahan, doon kalbuhin, no? Kalbo yung kalbo talaga, ayun yung pinakamainam. Kung hindi kaya sa ika 7 days, kasi walang budget pa, o kaya busy, ika 14 days. Kung hindi kaya, ika 21 days. Kung hindi kaya, kung kailan maging magaan sa'yo. Luwanag bro? Nakikahan ka na ba? Yeah. Mga balik isang dito, nakikahan na? Ama, ito, balik isang, may akika ka? Dalaki, dalawang kambing yan. Ikaw? Dalawang kambing. Dalawang kambing. Balik isang. Bro Khalid, nakikahan mo sarili mo? Hindi ako yung, oh, dalawang kambing din. Walong kambing na. Isa. Hindi pa, hindi mo nakikahan sarili mo. Sampo. Mga balik Islam. Bro Yusuf. Ako hindi pa. Wala pa rin. Ikaw. Hindi pa.
Ito, si Ustad na, ha? Wala, wala pa. Hindi pa. Ako din, wala pa. Baka may magsadak. Ah, sabay-sabay tayo magkakika? Okay, pwede. Ang daming kambing yun. Kaalboy pa ba, bro? Kaalboy eh. Hindi, yung maganda hindi sabay-sabay para... Araw-araw. Hala. Maganda tayo. Ano yung science? Hindi, bago pag-usapan yung Kika, paturo tayo ng Kika kaya, no, engineer? Ayan na, siya na. Ano, engineer? Next week? Tulay-tom? Ready na? Allah. Pianggang. Bakit siya? Mayroon pa tayo doon. Ha? Bakasyon. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.